Ayun guys, nagatsyempo tayo ng abaka na prenasis na. So, ito yung puno ng abaka, yung sinasabi ko kanina. Pag prenasis yan, magiging ganito siya. Oh. Yan. Itong mga nakasampay na to, sinasampay to kasi patutuyuin yan. Yan, yan. Pag natuyo yan, yan na yung pangbenta nila. Hiroin mo yan. Kaya hindi madali itong abaka na to, marami pang proseso siya para maging pera. So ito guys, oh. Ito yung ginagawang pera, bag, kahit ano, marami nagawa dito, damit. Pero kadalasan ito ang ginagawang pera, gawa ng ito daw ang pinakamatigas na fiber, pinakamatibay na fiber sa buong mundo. Hanggang doon yan guys, ang dami, hanggang doon yan, mga nakasampay na yan. So ayan o, oh. Yan yung sinasabi kong abaka, pag na-process na, magiging ganyan siya. Tapos pag natuyo yan, tatanggalin na yan dyan, yan ang ibebenta nila doon sa Legazpi. Yan yung abaka na sinasabi ko. Ito yan o, oh. Dami o. Oh. Nakita ko, dami o. Oh. Yan. Hanggang doon yan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo. Magkano ang kilo ng abakang ang bandala, Lloyd? 65? 65 daw ang kilo. Eh, pag ito natuyo, siguro mga dalawang kasing laki ng legs ko ang pag inipon, yun ang isang kilo nito. Kaya talagang ano rin, tiyagaan din tong hanap buhay na ganito. So, yan guys, papakita ko sa inyo. Kung maano nyo doon sa isa kong video, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Ito yung dito nila yun. May pang-ipit sila dito na parang ngipin. Parang may mga ngipin na bakal. Tapos, itong kawayan na to, pag hinigpitan ang tali na to, gaganyan yan. Angat dapat yan. Tapos, pag inipit mo ng ganon, pag inapakan ng ganon, kakagat yun dun sa mga abaka na kung tawagin dito linuknit, kakagat yun. Tapos saka naman hihilahin yun ng tao. Tapos pag nahilan na yon, ito yung maiiwan, itong mga to, yung itong mga bahagi ng abaka, yan yung maiiwan. Tapos magiging ganyan siya. Magiging ganyan itong fiber na to. Ito na yon. So yan yung pag-process ng abaka, guys. Yan. So tara. Tuloy tayo. Ito naman guys. Mapansin niyo itong anong to, mga kawayan na to. Ito na dito naman pinapatong yung mga biniak na nyog. Tapos papausukan 'yan. Yan, gagatungan 'yan dito sa hukay na 'yan, yan sa loob na 'yan, gagatungan 'yan. Pupunuin muna 'to ng kupras yung nyog, para yung laman ng nyog matanggal doon sa bao. Madaling matanggal. Yun naman ang ibebenta sa sentro. Ang tawag dito sa amin, agunan sa Bicol. Ito naman guys, pakita ko rin sa inyo. Ito ay siyempre, yan o, kung mapansin nyo may mga tira pang uling. Ito ay ulingan ng bao. Kaya ang nyog talagang walang tapon, ano? Simula sa puno hanggang sa dahon, bunga, lahat. Walang tapon. Kasi pag nakuha na yung laman dun sa bao, ginagawang uling naman, binibenta pa yun. Napakinabangan pa yun. So, yun ang hanap buhay dito guys sa isla. Yun ang mataas na yun. Anahaw yun. Yun. Anahaw yun. So, tara guys, proceed tayo. Kasi marami pa kaming gagawin doon. Hindi pa kami nakakalating doon sa area talaga namin.